Boss ba talaga kuya o boss ng puso mo? Nax kuya, lumalove life ka na. Congrats! Saglit lang at sasabihin ko kay Aizel, mabilis na wika nito saka binalikan ang asawa nito sa kusina. Tito, tawag naman ng paslit. Mabilis niyang kinarga ito at nilaro. Maya-maya pa ay dumating na si Aizel habang nasa kamay nito ang nakatuping damit, isang matamis na ngiti rin ang nakapaskil sa lobby nito. Sa pantahan niya ay nasabi na ni Noel kung bakit siya nahiram ng damit ng babae. Matapos iabot nito yun ay nagpaalam siya upang pumanhik sa itaas kung saan ang kanyang silid. Agad namang tumango ang babae, paglabas ni Alexa ay agad namang nakita ang nakatuping damit sa kama, agad na dinampot yun at isang simpleng dress yun, napakunot-nuo siya kung kanino ang damit yun. Mabilis na sinuot yun upang makaalis na siya sa bahay na yun, habang sinusuot ang damit ay hindi niya maiwasang agala ang tingin sa kabuuan ng silid ng lalaki, masinop at malinis yun, ngunit napako ang tingin niya sa isang napakalaking portrait ng isang masayang pamilya. Batid niyang si Gavance ang binatilyong kasama ng mag-asawa, doon pa lamang ay kababakasan na ang karangyan sa mukha ng mga ito, muling naalala ang minsang kinuwento ng kanyang kapatid. Nang maayos ang sarili ay mabilis na lumabas sa silid at ganoon na lamang ang gulat niya sa laki ng bahay. Mabilis ang mga paang pababa ng hagdan nang makita ang isang babae at may kalong na bata, bumilis ang pintig ng puso niya kasabay ng pag-agos ng luha sa mata niya. May asawa na siya, umuugong sa kanyang isipan. Habang pababa siya ng hagdan ay tila lamilinaw sa kanyang isipan ang senaryo na ang babaeng nakikita niyang may kalarong bata ay asawa ng lalaking kasiping niya kagabi, mabilis ang mga paa niya kasabay ng pagpahid ng kanyang mga luha nang lumingon ang babae sa paanan ng hagdan kung nasaan na siya. "Hi ate," ngiting bati nito sa kanya nang makita siya nito. Hindi malaman ni Alexa kung sasagutin ba ang babae dahil mukhang mabait naman ito na nababakas sa maamo nitong mukha. Hindi niya maiwasang mapatingin sa batang akin ito papalapit sa kanya ngunit wala siyang makitang hawig man lang kay Gavance. "Okay ka lang ate," bakas sa tinig nito ang pag-aalala. "Ay oo," otal na wika niya, "namumutla ka ate, buti at kumasya sa iyo ang damit ko," puna nito nang makita ang kanyang suot. Tulala pa rin siya habang kausap ang babaeng hindi alam kung sino ito sa buhay ng lalaking umangkin sa kanya kagabi. "Kumusta ang pakiramdam mo ate?" tanong pa nito na tila concern na concern sa kanya. Napapalunok na lamang siya dahil sa tense yung bumabalot sa kanya nang maya-maya ay agawin sila ng pansin ng dalawang lalaking papasok sa kinaroroonan nila. Nakita niyang todo ngiti ang lalaking kasama ni Gavance kagaya ng babaeng kausap kanina, habang si Gavance naman ay pormal ang mukha nito at tuloy-tuloy ang lakad hanggang sa kinatatayuan nila. Ganoon na lamang ang gulat niya nang umakbay ang kasama ni Gavance na lalaki sa babaeng kanina ay kausap. "Han, ikaw na muna ang bahala kay Bien, maghahain lang ako ng almusal, nandito na si ate," paalam ng babaeng kausap. "Kapatid kaya pero paano, si Gavance lang ang nasa portrait," aniya sa isipan ng mapagtantong mali ang hinala niyang asawa ito ni Gavance. "Hi ate, ako nga pala si Noel at ito naman ang aking anak na si Bien. Si Aizel, girlfriend ko po, papakasalan ko pa kasi pinapauna ko pa itong si Kuya Gavance," nakatawang baling ng lalaking nagpakilalang Noel. Agad siyang tumingin kay Gavance na ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha. "Halika na sa komedor," tiniglang nito at nagpatiuna na ito sa pagpunta sa sinabi nito. "Kuya, kunting alalay naman sa bisita mo," parinig pa ni Noel rito. Natitigilan si Alexa at hindi malaman kung papaano magre-react sa sitwasyon nila. Naroroon siya sa bahay ng isang lalaking hindi naman niya nobyo. "Pasensya ka na ate, since nang magkakilala kami niyang si Kuya Gavance, wala akong nalamang nagka-GF kaya mukhang hindi niya na alam kung papaano magpaibig ng babae. Ikaw pa lang," putol na wika nito nang biglang sumabad si Gavance. "Noel, tawag ka ni Aizel," tinig ni Gavance na tila ayaw nitong ituloy ng lalaki ang pagkukwento. Habang papunta sa komedor ay hindi niya maiwasang mamangha sa laki ng bahay na kinaroroonan, ngunit tila pinanawa na ng karangyahan dahil walang masyadong gamit. Sa pag-ikot ng mata niya ay napansin niya ang isang lumang piano sa gilid kung saan sila galing kanina, nang maramdaman niyang tila nakikiramdam ang lalaking kasama ay agad niya itong nilinggan kung kaya't muling nagtama ang kanilang mga mata. Hindi halos malaman ni Alexa kung magiiwas ba siya ng tingin o hindi rito, banaag din sa mata ng lalaki ang lungkot habang nakatanaw sa maluwang na espasyong yun ng bahay nito.
Tila gustong yakapin ni Alexa ang lalaki, alam niya kung anong hirap ang pinagdadaanan nito, dahil sa panggigipit ng ilang opisyales ng kumpanyang pinagtatrabahuan dati ng ama bilang isang finance manager. Alam kong gutom ka na, halika na, malumanay nitong yakag sa kanya. Dahil tama naman ito ay agad siyang umalalay ng sunod sa lalaki at sa komedor ay nasumpungan ang magkasintahang kasama ang anak ng mga ito. Pinaghila siya ng upuan ni Gavins at saka umupo ito sa tabi niya. Tahimik man ito ngunit inaabutan siya nito ng pagkain, nanibago siya sa kinikilos ng lalaki dahil kakaiba sana nakilala sa opisina nila, inaasikaso siya nito at kapansin-pansin ang palagiang pagsulyap ng magkasintahan sa kanila. Ubod tamis ang ngiti ni Aizel kapag nahuhuli niyang tumititig ito sa kanya. Ate, bagay na bagay kayo ni Kuya Gavins, maya-maya ay wika na nito. Yup, at first time nag-uwi si kuya ng babae, halos magdiwang nga kami nitong si Aizel kanina nang humiram si kuya ng damit na isusuot mo, segunda naman ni Noel. Oo, ate, grabe nga ay akala namin talaga magpapari na itong si kuya, kung hindi lang namin alam na lalaki talaga eh baka pagkakamala na naming bakla, tawang dagdag pa ni Aizel. Hep, hep, nilalaglag niyo naman ako, so ata ni Gavins sa mga ito. Hindi kuya, ani ni Noel sa kabamaling kanya, ate, mabait yang si kuya, katunayan ay pinapatira kami ng libre rito at kung kulang ako ng pang tuition ay siya ang nagbibigay, kaya alam kong iingatan kanyan, isang simpatikong ngiti pa ang pinakawalan nito. Don't mind them, go lang kayo, sa totoo lang ay natutuwa siya dahil kahit papaano ay nakikilala niya ang lalaki, mabait naman pala talaga ito. Tahimik din at nagseseryoso hindi kagaya ng lalaking nakilala niya na walang ginawa kundi ang asarin siya. Dahil masaya ang mga kasama ay hindi na siya nailang pa, naparami pa siya ng kinain kahit hindi siya nag-aalmusal, kaya matapos silang kumain ay tinulungan niya si Aizel upang magligpit habang karga naman ng kasintahan nito ang anak kasama si Gavins papalabas ng komedor. Napansin yata ni Aizel na nakatingin siya sa dalawang lalaking paalis kaya kusa na itong nagsalita. Huwag kang mag-alala ate, dyan lang sila sa labas kasi magtatabas sila ngayon sa hardin, mayayabong na kasi ang mga halaman doon dahil wala naman ang pambayad si kuya ng Jardinero, ay siya na rin ang Jardinero sa sariling palasyo, diba, tawang wika ni Aizel, sa pantaho niya ay 21 pa lamang ito. Ganoon ba, aniya saka tinulungan na itong magligpit, ayaw pa sana ng babae pero nagpumilit siya. Oo, ayaw kasing ibenta ito ni kuya dahil ito na lamang ang natitirang alaala sa kanyang ina, kaya nga hanggang ngayon ay nagsusumikap si kuya upang maging abogado, dahil gusto niyang siya mismo ang maglilinis sa pangalan ng kanyang ama, paglalahad ni Aizel. Doon ay mas lalo siyang humanga kay Gavins, hindi nga siya magkakamali kapag ito ang naging ama ng kanyang magiging anak dahil mabuti itong tao. Ate, kayo na ba ni kuya? Tanong na nagpatigil sa kanya. Maging siya man ay napatanong rin sa sarili kung ano sila ng lalaki, may nangyari sa kanila pero hindi naman sila. Nang matagal na hindi siya nakasagot ay kusa na rin itong iniba ang usapan nila. Alam mo ate, totoo yung sinabi namin na ngayon lang namin nakitang may kasamang babae yung si kuya, kasi kwento sa akin ni Noel eh mula nang mangyari lahat ng trahedya sa pamilya niya ay iniwan din siya ng kasintahan nito noon, pagkukwento pa nito. Sa lahat ng nalalaman niya tungkol sa lalaki ay ibang iba ito sa lalaking nakilala niya na kinaiinisan niya, habang nilalagay sa lababo ang mga pinagkainan nila, ay natanong niya sa bintana ang dalawang lalaking nagtatabas ng mga malalagang halaman, habang naglalaro naman sa gilid ang isang batang paslit. Hindi niya maiwasang humanga rito lalo, dahil sa panakanak ang pakikipagharutan ng lalaki sa bata na lubos namang kinatutuwa ng paslit. Hindi niya naiwasang mapangiti sa tanawing tinitingnan, dahilan para hindi niya napansin na nakatingin na rin pala si Aizel sa kanya. Alam mo ate, kahit maaga kaming napasabak ni Noel sa responsibilidad, eh masaya kami kasi biniyayaan kami ng anak na katulad ni Bien, ani ni Aizel na tila kontento na sa buhay nito bilang ina, mas lalo tuloy siyang nainggit na magkaroon ng anak na sa kanyang edad. Habang nakatingin kay Gavins na ngayon ay kalong na ang paslit, habang nakatitig siya rito ay hindi niya inaasahan ang bigla ang paglingon ng lalaki sa kanila at doon ay muling nagtama ang kanilang mga mata. Bigla ay nahiya siya sa lalaki sa pagkahuli nitong pagtitig niya rito. Isang nahihiyang ngiti ang pinakawalan niya rito at hindi naman siya nabigo, dahil kahit papaano naman ay sinuklian yon ng lalaki ng isang ngiti. Oh why,
Nakakakilig naman, tili ni Aizel na nasa tabi na pala at tinitingnan din ang kanyang tinitingnan. Namyo lang lalo ang mukha ni Alexa at hindi malaman kung papaano aakto sa panunukso ni Aizel sa kanya. Mabuti na lamang at biglang tumunog ang cellphone niya, nakahinga siya ng maluwag, "She seems like she saves by the bell." Nang makitang ang kapatid ang nasa kabilang linya, ay agad na sinagot yun dahil malamang ay sobra na ang pag-aalala nito. "Hello, hello ate, kumusta ka na? Nandyan ka pa rin ba sa bahay ni Kuya Gavins?" Sunod-sunod na tanong nito. "Paano mo na lamang naririto ako?" May pagtatakang tanong. "Tumawag ako kay Kuya at sinabing safe ka na. Sinabi ring inuwi ka niya dahil ayaw mong ituro kung nasaan ang sasakyan mo at worst ay sumo." Agad na pinutol ang sinasabi ng kapatid dahil ayaw na niyang marinig ang mga nangyari kagabi, lalong-lalo na ayaw niyang maalala ang nangyari sa kanila ni Gavins. "Pauwi na ako, hintayin mo na lamang ako," putol na wika sa kapatid. Mukhang nahalata naman ng kapatid na ayaw niyang makipag-usap pa, kaya mabilis itong nagpaalam at sinabing hihintayin na lang siya nito sa kanilang apartment. Matapos ng gabing may nangyari sa kanila ay muling bumalik si Alexa sa pagiging malamig nito. Kung paano niya tratuhin ang mga empleyado niya ay ganoon pa rin maging si Gavins. "Miss Luntok, what I told you is to find a model para sa isang commercial project for a laundry soap, hindi isang shampoo. Saan ka nakakita ng babaeng sopistikada na naglalaba? Ni ayaw ngang ilublob ang kamay niyan sa tubig na may bumubulang sabon. Are you using your mind?" Malakas na boses ni Alexa habang pinapagalitan ang babaeng staff. Nang makitang naluluha na ang babaeng nasa harap ay mas lalo pang nainis dahil hindi man lang nito magawang ipagtanggol ang sarili nito. "Huwag mo akong iyakan, Miss Luntok. Tell me, why you choose her as a model? Tell me, I don't want a staff that is such a crying baby," inis na wika nito. Napatigil si Gavins sa paglabas ng elevator nang makita ang kumpulan ng ilang empleyado malapit sa opisina ni Alexa, bahagyang nakaawang ang pintuan. Kaya kahit papaano ay naririnig na niya ang dahilan kung bakit nakikiusyoso ang ilang empleyado roon. Napakunot noo si Gavins nang marinig ang inis na tinig ni Alexa, nang makalapit siya sa kumpulan ng mga empleyado ay napatigil ang mga ito nang makita siya. Mabilis siyang lumapit sa pintuan at kumatok roon. Nainis lalo si Alexa nang marinig ang pagkatok sa pintuan ng opisina niya. "Busy ako, sino siya?" Inis na binalingan kung sino man ang kumakatok at ganoon na lamang ang gulat niya nang hindi inaasahang tao ang makikita roon, ngunit panandalian lamang dahil agad naman siyang nakabawi. "What is it, Mr. Sison? As far as I know, sa kabila ang opisina mo hindi rito," inis na bilang sa lalaki. "Excuse lang po, Miss Luntok, kakausapin ko lang po si Miss Alexa," malumanay na wika ni Gavins. Nainis lalo si Alexa sa nais ipahiwatig ng lalaki sa pagpapaalis nito sa empleyadong pinapagalitan. Nang makaalis ang babae ay agad nitong sinara ang pintuan at nilock pa yun ni Gavins. "What do you think you're doing?" galit na tinig na ni Alexa. Bigla siyang naasiwa lalo na nang makitang matiim na nakatitig si Gavins habang papalapit ng papalapit sa kanyang kinatatayuan. Humakbang papalapit si Gavins hanggang sa magkatapat na sila ni Alexa. "I will ask you the same question, ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Giit ni Gavins na mas lalong kinainis ni Alexa. "I'm doing my job, you? Anong ginagawa mo? Is that your work?" Ang pag-alitan at sigawan ng empleyado mo, "Alexa, sometimes mas mabuting maging kapantay nila kesa kinakatakutan ka. I know your point, you're the boss, but it's better to gain that respect in good way, not because you're overconfident in your position. How dare you? Sino ka sa tingin mo para sabihan ako ng ganyan?" Inis pa rin si Alexa. "One more thing, respect me, call me ma'am or miss." Ngumisi si Gavins. "Tatawagan kita Alexa every time na gusto ko rin," sabi ni Gavins. "I told you, respect me or I will fire you." Singhal na ni Alexa ngunit hindi nagpagapi si Gavins. Mas lalo pa siyang lumapit kay Alexa. Nang makita ni Alexa na papalapit sa kanya ang lalaki, ay hindi niya malaman kung tatayo lang ba siya doon o atres hanggang sa hindi niya napigil ang mapa-atres. Sa bawat pag-atres niya ay siyang hakbang naman papalapit sa kanya ng lalaking nakatitig lamang sa kanya. Hanggang sa maramdaman niya na lamang nawala na siyang aatrasan dahil sukol na siya ng pader na kung saan mabilis siyang hinawakan ni Gavins.
Maging si Gavins ay nabigla sa kinahantungan ng kanyang ginawa. Napalunok siya nang makita ang mapupulang lobby ni Alexa na ilang gabi niyang pinanabakan mula ng gabing inangkin iyon. Hindi na niya napigilan ang sarili kaya muling inangkin iyon. Nang lalaki man ang mata ni Alexa ay nanabik din siya sa lobby ng lalaki mula ng gabing may nangyari sa kanila. Habang magkahinang ang lobby nila ay hindi niya maiwasang may pulot ang braso sa leeg ng lalaki. Nanlalambot man ang kanyang mga tuhod ay nagpatianod na siya sa damdamin para sa lalaking umaangkin sa kanyang lobby. Dahil sa panonibik ni Gavins ay hindi niya maiwasang mapakapa sa katawan ng babaeng kahalikan. Hanggang sa masumpungan ang dibdib nito. Tila apoy na nagliyab ang damdamin ni Alexa sa maiinit na palad ni Gavins. Hindi niya mapigil ang mapaungol lalo na at naibukas na pala ni Gavins ang dalawang pangitaas na butones ng kanyang blusa, at malayang sinasalat nito ang kanyang dibdib. Tila nahihibang na si Alexa at hindi niya malaman kung saan kakapit sa pagsisimulang paglalaro ni Gavins sa kanyang katawan, nang bigla silang bulabugin ng malalakas na katokbuhat sa pintuan. Kapwa sila natigilan at kapwa napatigil. Hindi malaman ang gagawin kundi ang magtinginan na lamang. Matapos marinig ang katok ay tila nahiya sila sa kakatwang aktuwasyon na kanilang kinasusuungan. Agad na kumala si Alexa sa lalaki at mabilis na inayos ang suot niya, samantalang nakita niyang tinungo ni Gavins ang pintuhan. Bago nito pihitin ang serrador ay tiningnan muna niya si Alexa. Agad naman siyang tumango matapos iayos ang nabuksang butones ng kanyang blusa. Agad na umupo si Alexa sa kanyang upuan, at nakita ang mukhang papasok buhat sa binuksan ni Gavins na pintuhan ng kaibigang si Marielle, na tila nanunuri ang mga matang pinakukol sa kanilang dalawa ni Gavins. Buti naman at pinagbuksan niyo na ako. Akala ko kasi ay may nangyari ng hindi maganda, tila patamang wika pa nito sa kanila. Tila gustong dukuti ni Alexa ang mata ng kaibigan dahil mukhang nang aasar pa ito. Nang balingan nito si Gavins ay tila nang uusig ang mga mata nito na kinukumpirmang kung may ginagawa nga silang hindi maganda. Mr. Sison, I left some papers on my table. Check it. Mag-uusap lang kami ni Miss Alexa, patuyang tinig nito. Agad namang tumalima si Gavins at nang mawala na ito ay agad na bumalik ang mata ni Marielle sa kanya. Ang tila matapang at mapanuring mukha kanina ay napalitan ng mapanuksong ngisi sa lobby nito. My God Alexa, don't tell me, paikot pa ng eyeball nito. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Wala kaming Gina, putol na wika ng ito naman ang bamanat na kinagulat niya. Walang ginagawa, ngising tawa nito. Naaasar na si Alexa sa kaibigan kaya padabog siyang tumayo upang lumapit sa kaibigan. Come on Alexa, hindi na ako virgin para malaman kung may nangyayari o wala. Look at your blouse. Mali kaya pagkakabutones mo. Malakas na tawa ni Marielle na agad niyang tiningnan ang kanyang blusa, at ganoon na lamang ang pagkadismaya dahil mali nga ang pagkakabutones nito. Napalunok na lamang si Alexa sa pagkakabistaw ng kaibigan, kaya mabilis siyang bumalik sa kanyang upuan at nanatiling tikom na lamang ang bibig. At mukhang nakuha naman ng kaibigan ang nais kaya nagpaalam din ito kaagad. Malaki ka na at kung isinuko mo na ang bataan kay Gavins, hindi kami tatutol ni Helena. Basta, balitaan mo kami kung may improvement, piliang pahabol nito bago lumabas ng pintuhan. Kinahapunan, halos lahat ng empleyado ay nakauwi na maging ang kapatid na si Helena ay nagpaalam ng mauunang umuwi upang maghanda raw ng hapunan nila. Tinapos niya lang ang ilang gagamitin niyang presentation bukas sa isang malaking kliyente nila. Ayaw niyang maghabol bukas at mas mainam ng tapos para kung mayroon man silang papalitan o aayusin, ay magawa pa nila bago magsimula ang presentasyon. Nasa baba na siya ng building nila at nakita pang kumaway ang security guard nila. Latag na ang kadiliman sa labas at nagkikislapan na ang mga ilaw mula sa mga bombilya sa daan. Malapit na siya sa kinapaparadahan ng kanyang sasakyan nang maaga nang pansin niya isang pamilyar na tinig. Yes, how come? I'm just asking a review for my dad case. Sabi ninyo ay anytime ay pwede kong i-reopen ang kaso niya. Ha? 30,000 pesos para makapag-file ng report for reopening. Tinig ng lalaking pamilyar sa kanya. Agad na nilinggan ni Alexa ang pinanggalingan ng tinig. Nakatalikod ito sa kanya ngunit kahit hindi pa ito humarap ay alam na niya kung sino ito.
Okay po, Judge, I will drop by in your office tomorrow after my class. Pag-usapan na lang po natin bukas. Salamat po. Dagdag pa nito sa kasinunda ng isang malalim na buntong hininga. Alam niyang kailangan nito ng malaking pera base sa narinig sa kausap kanina. Dama niya ang bigat na dala ng lalaki kaya hindi na niya namalayang tinawag na pala niya ito. Gavins. Alang inang wika. Agad namang lumingon ang lalaki sa kanya. Alexa, what are you doing here? Late na ah, you supposed to be home. Sunod-sunod na wika ni Gavin sa kanya. Bigla ay natauhan si Alexa. Ae, may tinapos ako. Oo, may tinapos ako, aniya na natataranta. Ikaw, uuwi ka na ba? Hindi mapigil ang itanong sa lalaki. Oo, anito na yumuko. Halika, ihahatid na kita. Offer ni Alexa sa lalaki. Nakita niyang nagtaas ito ng tingin saka tumitig sa kanya. Ang papasilay pa lamang sa nang ngiti sa lobby niya ay unti-unti ring napalis dahil sa lamlam ng mata ng lalaki. Huwag na, okay lang ako. Mauna ka nang umuwi, tanggi pa ni Gavins. No, hindi ako aalis rito hanggat hindi kita hinahatid. Pagpupumilit niya sa lalaki. Muling tumingin sa kanya si Gavins, kaya hindi na niya napigil ang mapangiti nang tila nauubusan na ng pasensya sa kanya. Okay, pero ako ang magda-drive. Jahe kapag ikaw pa ang maging driver ko, anito sa kanilahad ang palad nito. Mabilis na kinuha sa handbag ang susi niya at nilagay iyon sa palad ng lalaki saka sila nagngitian. Natawa si Gavins habang papunta sa driver seat. Ngayon niya lang nakitang ngumiti ng kusa si Alexa at napakaganda nito. Kahit mabigat ang dalahing problema ay gumaan nang makita ito. Panay ang tinijin siya sa babaeng katabi sa front mirror. Hindi niya maiwasang mapangiti sa pinakanak ang nakikitang paghikab ang babae. Hinawakan niya ang kamay nito na kinagulat nito. Tila may gumapang na kuryente sa buong katawan ni Alexa nang biglang gagapin ni Gavins ang kanyang kamay. Medyo inaantok na siya ngunit nang maramdaman ang kamay nito sa palad ay halos magising ang kaliit-liitang himaymay. I'm sorry, did I wake up you? Huwag ka munang matulog, hindi ka pa yata kumain. Gusto mo ba ihatid na kita sa inyo? Malumanay na wika ni Gavins. Ewan ba ni Alexa ngunit bumaling siya bilang tugon sa tanong ng lalaki. Ayaw niyang umuwi sa apartment nila. Walang nagawa si Gavins kundi ang tunguhin ang bahay niya. Pasado alas 10 na nang makarating sila. Alam niyang tulog na ang pamilyang kasama niya roon. Habang nasa garahe sila ay wala silang imikan. You seem so tired, do you think makakauwi ka pa ng maayos niyan? Ihatid na lamang kaya kita, ulit ni Gavins. Hindi niya kasi alam kung papaano tatanungin ito kung gusto niyang doon na muna sa bahay niya magpahinga ito. Tatawagan na lamang nila si Helena upang hindi ito mag-alala. Hindi malaman ni Alexa kung bakit tila gustong gusto niyang makasama ang lalaki. May parte ng isipan na nagsasabing sana ay yayain siya ng lalaking dito na lamang sa bahay nito magpalipas ng gabi. Thick him ni Gavins. Kung gusto mo dito ka na muna magpalipas ng gabi. Tatawagan ko na lamang si Helena para hindi mag-alala. Wika nito na tila ba narinig nito ang nilalaman ng kanyang isipan. Nakita ni Gavins ang namumungay na mata ni Alexa kaya mabilis niya itong niyaya. Halika, tulog na ang mag-anak kaya medyo madilim na, aniya sa babae. Ako na ang tatawag kay Helena, tugon sa lalaki. Kaya bago siya lumabas ng sasakyan ay tinawagan muna ang kapatid. Nang malaman nito kung sino ang kasama niya ay agad na sinabing matutulog na ito at magkita na lamang sila bukas. Nakitang nakatayo sa may pintuhan si Gavins at hinihintay nito ang paglabas niya. Ngunit bago siya bumaba ay binuksan muna niya ang compartment ng sasakyan, at sinilid sa bag ang sobrang kinuha buhat roon. Agad na binuksan ni Gavins ang dati ay marangyang tarangkahan. Pasok ka, gutom ka na ba? Agad na tanong kay Alexa. Hindi umimik ito ngunit alam niyang katulad niya ay gutom na ito. Mabilis niya itong niyaya sa kusina nila matapos nilang elapag ang kanilang bag sa isang eskaparating malapit sa mataas na hagdan saka tinungo ang kusina. Pasensya ka na at malamig na ito, kanina pa kasing kumain ang mag-anak, saglit lang at iinitin ko, talima ni Gavins, nahihiya rin siya sa babae dahil hindi niya naman lang ito ma-offeran ng mas maayos na pagkain. Tinulang manok lamang ang naruroon kaya yun na lamang ang ininit niya maging ang kanin ay bahaw na rin.
Nakamasid lamang si Alexa sa lalaking kasama. Maganda ang hulma at tindig nito kaya hindi siya makapaniwalang wala itong kasintahan. Idagdag pang gwapo ito. Umupo ka muna, bilang ni Gavin sa kanya. Bigla siyang napahiya sa pagkakahuli nitong tinitingnan niya ito. Agad siyang ngumiti upang makabawi saka umupo sa upo ang iniurong nito para sa kanya. Pasensya ka na ah, tinulang manok lang ang ulam, nahihiyang wika pa nito. Okay lang, ganito rin kaming magkapatid noong namatay ang mga magulang namin sa aksidente, aniya sa lalaki. Nakita niyang medyo lumiwanag ang mukha nito, alam niyang nahihiya ito, base sa laki ng bahay na tinitirhan ng mga ito, hindi maikakailang galing na ito sa may kayang pamilya. Agad nilang pinagsaluhan ang pagkaing inihain nito, dahil gutom na siya ay napabilis yata ang pagsubo niya at hindi namamalayang. Napamaang na sa kanya si Gavin's, hindi malaman ni Alexa kung bakit iba ang pakiramdam sa sandaling iyon, mula sa mga titig ni Gavin's na tila pumapasaw sa kanya, matagal na naghinang ang kanilang mga mata. Nang mahimasmasan ay agad na niligpit ni Gavin's ang kanilang pinagkainan, nahiya naman si Alexa kaya agad niyang hinawakan ang pinggan upang dalhin yun. It's okay, ako na ang gagawa, awat ni Gavin sa kanya. Muli ay nagkasukatan sila ng tingin saka binigay ni Alexa ang pinggan rito. Matapos banlawan ni Gavin ay iniwan niya na yun doon, bukas na niya huhugasan. Masyado nang malalim ang gabi at maaga pa ang pasok nila bukas. Nang makapasok sila sa silid niya ay biglang sumikip yun para sa kanila. Nakasunod lamang si Alexa kay Gavin's at hindi niya alam kung bakit tila sunod sa yearn lamang siya rito, kung tutuusin ay kaya pa naman niyang umuwi. Tulog na si Aizel kaya, heto, ito muna ang gagamitin mo, medyo maluwag pero okay naman siguro ito. Abot ni Gavin sa kanyang puting t-shirt dito, maliit si Alexa kaya alam niyang kapag sinuot niya iyon ay malaki rito. Salamat, nahihiyang wika ni Alexa, ikaw na muna ang gumamit ng banyo, aniya sa babae. Nag-aalangan man ay tumalima na lamang si Alexa, mabilis na hinubad ang kanyang mga saplot, muli sa ikalawang pagkakataon ay nasa loob siya ng silid ng lalaki. Matapos maubad lahat ng damit ay humarap siya sa salamin saka tinitigan ang sariling replika. Alexa, tama pa ba itong ginagawa mo? Bulong sa sarili ng maya-maya ay makarinig ng katok. Yes, napapalunok na wika, Alexa, may extra toothbrush dyan sa cab inet. You can use it, mahinang tinig buhat sa labas ng pinto. Okay, thanks, tugon rito, yabag na papalayo roon ang narinig niya. Muling tinuon ang tingin sa salamin saka nagsimulang basein ang mukha, upang kahit papaano ay mahimasmasan sa kahibangan niya. Agad na inabot ang cab inet na tinutukoy ni Gavin's, at nag-toothbrush kasunod ng pagtapat ng katawan sa dutsa, napayakap pa siya sa sarili sa pagpatak ng tubig sa katawan. Hindi man niya lantarang aminin pero unti-unting napapasok ni Gavin's ang espasyo sa kanyang puso. Mabilis niyang sinuot ang puting t-shirt na binigay sa kanya ni Gavin's, medyo asiwa siya dahil wala siya ni isang damit panloob kundi yun lamang. Pagkalabas niya sa pintuan ng CR ay nakita niyang tila nag-aabang ang lalaki, suot pa rin ito ang maong na pants nito ngunit wala na itong pangitaas, napalunok siya sa nakitang katawan ng lalaki, tila biglang nag-init ang buo niyang katawan dahilan para matigilan siya.